Dinagsa ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ang kanilang medical at dental mission sa Maynila. Nagdulot ito ng pagbigat ng daloy ng trapiko kaya sinuspindi ang mga klase at ilang trabaho. Hingi tayo ng update live kay Steve Daisa. Steve? Mati alauna pa lang ng hapon, ano, ay natapos na ang programa ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo dito sa ating kinaroroonan sa Liwas ng Bonifacio. Pero magpahanggang ngayon, Maki, nako, hindi pa rin matapos-tapos itong napakahabang pila ngayon ng mga kababayan natin na naghihintay na sila'y maambunan ng mga supot na nagalaman ng bigas, ng noodles at ng mga delata. Gaya ng inyong nakikita sa inyong TV screen, napakahaba ng pila ng mga tao dito. Mabagal ang usad nila sa palibot nitong, kung pamilyar kayo dito sa post office building, yung palibot nito ay napapaligiran ng mga kababayan natin na nakapila. May mga nakausap tayo kanina, Maki, yung iba mga taga Batangas pa, may mga taga Cavite at sadyang dumayo sila rito at inaantabayanan nga nila itong pamimigay ng mga supot, yung mga goods ano, na nanggagaling sa Iglesia ni Cristo. Meron tayo nakita yung isang siguro mga apat na tolda ito, Maki, na naglalaman ng punong-puno ano, ng mga supot na binabanggit natin. At yung iba dito ay wala namang mga tiket. Kumbaga nagbabaka sakali lang din sila na sila'y makakuha at maambunan nga nitong grasya na ito. Tinitiis nila yung napakainit na panahon. Kanina, Maki, meron ng mga nakatatanda at mga bata na dinala no, sa kanilang first aid station matapos makaranas ng pagkahilo. Yung iba naman eh, so, sa sobrang gutom daw kaya hindi na nila kinaya yung matinding sikat ng araw. Pero marami pa rin sa kanila yung nagtitiis sa ngayon. Yung mga gamit ng iglesia dito, particular yung kanilang mga LCD screen dito ay inililigpit na, pero patuloy pa rin yung pagbibigay nila doon naman sa mga kababayan natin. Maliban dito, Maki, ay tuloy-tuloy din ano, yung pamimigay naman itong mga items ano, sa may bahagi ng nagtahan. Kanina nung magpunta tayo doon ay sarado pa rin yung nagtahan na flyover, maging yung portion ng sa ilalim ng nagtahan flyover, doon na lamang pinag-u-turn yung mga sasakyan na galing ng Aurora Boulevard. Yung ilan sa mga nakausap natin doon, yung mga bata nakahiga na doon sa mismong kalsada, gawa ng yung iba sa kanila, alas 3 pa lamang ng madaling araw ay nakapila na rin doon. Gayunman ay masaya pa rin daw sila dahil kahit papano meron silang matatanggap na may pansaing sila at meron silang pangulam sa mga susunod na araw. Doon sa mga kapuso natin, Maki, napaparito sa bahagi ng lungsod ng Maynila, asahan nyo pa rin po yung mabigat na daloy ng trapiko gawa ng ibang mga sasakyan dito na sinakyan ng mga miyembro ng INC ano, ay nakaparada pa rin dito sa gilid. Kanina nung daanan natin itong Padre Burgos Street ay mabagal pa rin ang usad ng mga sasakyan. Gayun din kung kayo po idadaan ng Jones Bridge at maging yung MacArthur Bridge, eh ganun pa rin ho, napakabagal ng usad kung kayo patungo ng Binondo. Lalo na ang sinasabi kanina sa atin, Maki, ay hanggang alauna lang supposedly itong programa, pero dahil nga hindi nila makontrol sa ngayon itong bilang ng mga tao na nakapila, ay posibleng abutin pa raw ito ng mga hanggang alas 6 ng hapon. Ang sabi naman ng MMDA, nagtalaga pa rin sila ng hanggang sa 700 mga traffic enforcers na mga ngalaga para sa inaasahang rush hour. Dahil walang pasok naman yung ibang mga eskwelahan dito, yung mga galing sa trabaho, yun yung ina-anticipate na posibleng maipit pa rin sa daloy ng trapiko. Kaya ang payo sa kanila ay maghanap na ng alternatibong ruta habang sila ay nasa opisina pa lang para maplano nila ng maayos yung kanilang pag-uwi. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Liwasang Bonifacio. Balik sa'yo, Maki. Maraming salamat, Steve Dailisan.